Nagpalit po kami ng wireful ng lifeboat. Magandang araw po. Nandito naman tayo sa ating panibagong video. Ito po ang unang gagawin natin. Ginamitan ko po ito ng wire clip para ito siya maging vise para maipit niya ang kable at mailagay ko ang timbol. Tatalian ko po ang kable kasama na po ang timbol para pag tinanggal ko yung wire clip, hindi po matatanggal ang timbol. Natapos ko na pong matalian. Ang susunod naman po na ating gagawin, tatanggalin po natin ang wire clip. Ngayon, pwede na po tayo mag-splicing. Yung gamit po ng timbol ay isa po magbigay ng pangmatagalan at tibay para sa porta ng eye at makapurma sa paggawa ng eye ng kable. Dalawang eye po ang ating gagawin kasama na po ang timbol para po ito sa left boat number 1. Puputulin na po natin ngayon ang mga natirang strands gamit ang acetylene. Meron po kaming bisita, si Fort Engineer. Ito na po yung pangalawa, ganong diskarte pa rin ang ating gagawin. Yung lifeboat number 2 naman po, ganon din po ang diskarte, wala pong pagkaiba. Ang gamit naman po ng wire clip, bali ipitin niya po ang katawan ng kable. Pag naipasok na po natin ang timbol, higpitan natin ang wire clip para maigpit ang kable sa timbol. Pinaganda ko po talaga yung aking pagtali. Ito na po guys, natapos ko na matalian. Tatanggalin po natin ang wire clip. Splicing po ulit tayo. Ang pag-splicing po ng kable, dalawang strands sa isang butas at isang strand sa isang butas ang ipapasok. Ayan pong tinai kung tawagin. Nasa kalagitnaan po yan ng katawan ng kable. Meron din palang tinai ang kable. Meron pong 7 strands ang kable. Kasama na po dyan ang tinai na kung tawagin. Basic lang po ang pag-splicing ng kable. Ito na po yung pangalawa guys, sa up naman po ito. Puputulin na po natin guys yung mga strands. Ito po yung winch control at wire drum ng pagkakabitan natin ng kable. Magkabilaan po ito. Naikabit na po namin ang dulo ng kable sa wire drum po ng winch control at bigla pong natanggal. Mano-mano po ang aming gagawin sa pagkamada ng kable. Dahil nga po nagkaroon ng butas ang tubo at sumingaw, kaya hindi po kami makagamit ng ere. Si QM Regie muna ang nag-umpisa sa pagmano-mano. Kailangan natin may kamada ng maayos ang kable para parehas ang tisa nito magkabilaan. Ito na po ang ay ng kable. Ikakabit po ito sa turnbuckle. Maayos po ang kamada ng kable at huling patong na po ito. Ito na po guys, natapos na rin namin ang pagmano-mano ng kable para maikamada sa wire drum ng winch control ng lifeboat. Ito na po yung eye ng kable na ikabit na po namin sa turnbuckle. Sa forward naman po ito at ito naman po ang nasa up.